Okay, eto na naman tayo sa isa na namang nakakamanghang kaalaman na iyong malalaman mula sa channel na ito. Ang pag-uusapan natin ay ang mga makabagong armas at mga katakot-takot na kagamitan na dumating sa Pilipinas mula noong 2021 hanggang ngayong 2022. Magugulat ka kapag nalaman mo ang mga ito at ang nakakabiglang paglago ng militar ng China na posibleng may nakagigimbal na mangyayari. Pero bago tayo magsimula ay baka naman pwedeng pakisubscribe ng ating YouTube channel. Maraming salamat! Noong June taong 2021 ay nagbigay ang US ng mga armas sa AFP na nagkakahalaga ng 183 million pesos. At alam niyo ba mga tropa kung ano yung dumating sa Pilipinas? Postizo. What? De joke. Ang mga dumating ay M3P, 50 caliber, mga heavy machine gun, 10 mortar tubes, at iba pang malalakas na armas. Ito ay bilang kontra sa mga lumalaban sa pamahalaan at hindi lang para doon, kundi para din sa mga seguridad ng karagatan. At noong July 4 naman, US pa rin, nakatanggap na naman ang Pilipinas ng mga armas na nagkakahalaga ng 48 million mula sa Amerika. Ito ay ang mga M2A1, 50 caliber, mga heavy machine gun, 7 M240B machine gun at libo-libong mga bala. At ito naman tropa, ang malupit at siguradong tatayo ang mga balahibo ng mga kalaban, lalo na ng China, promise. Ang new Black Hawk S-70i helicopter. Dumating ito sa Pilipinas noong December taong 2021 mga tropa. At marami pang iba. Pero dito tayo sa usapan kung saan lalong lumalawak na at lumalaking puwersa militar ng mga Incheck. Ang lalong paglawig ng militar nito at ang mabilis na pagmo-modernize ng kanilang kagamitan. Ang lahat ng ito ba ay paghahanda sa biglaang pagsalakay sa bansang Taiwan at Pilipinas? Well, tignan natin ang mga mangyayari sa mga susunod na panahon. Marami ang naaalarma sa biglaang paglakas ng puwersa ng mga Incheck kasabay ng lumalalang tensyon sa East China Sea. Ito ang patunay na sinasabi sa m.economictimes.com. Many are alarmed by China's growing military ambitions with heated tensions and places like the East China Sea, South China Sea, near Taiwan, and the Indian border. The People Liberation Army has benefited greatly from a deluge of cash and copious amount of cutting-edge equipment being added to its inventory. Maraming mga bansa ang nangangamba sa lalong lumalakas na hukbong militar ng mga Chino. Hindi malayong isipin na ito ay para sa paghahandang pagsalakay sa mga bansang may problema sa mga teritoryo gaya ng India, Taiwan, Vietnam, maging ang Pilipinas. Kung mapapansin mo tropa na ang China lamang ang bukod tanging nakafocus sa kanilang puwersa militar at ang China lamang ang may pinakamabilis na paglago ng militar sa lahat ng bansa. Bakit kailangan ng pagpapalakas ng mga sandatahang militar? Una ay para protektahan ng bansa sa anumang banta ng digmaan o pananakop. Pangalawa ay hindi maglakas loob ang isang bansang may malakas na puwersa na sumakop ng bansang mahihina. Medyo maikli lang ang video na ito tropa at hanggang dito na lang muna tayo. At kung ikaw ay may katanungan at agam-agam na nais pag-usapan, ay magkomento lamang sa video na ito. Once again, maraming salamat and see you on my next video.